Magandang araw sa iyo, Ka-Inspire. Isang kwento na naman ang aking inihanda para sa inyo, na tiyak akong inyong magugustuhan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe, at samahan mo ko hanggang sa dulo ng video na to. Habang nakatayo sa may kanto, ilang hakbang lamang mula sa kanilang tahanan, pinagmamasdan ni Cheska ang gwapong lalaking nakatayo, ilang dipo lamang ang agwat sa kanya. Hindi naman barker ng jeep ang binata, subalit tila ba tinawag nito ang nananahimik na puso ni Cheska. Sa di inaasahang pagkakataon ay nagtama ang kanilang paningin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga na tila ba lalabas mula sa kanyang dibdib. Tuluyan ngang natunaw ang dalaga, nang biglang ngumiti ang gwapong lalaking nakatayo malapit sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, para bang namagnet siya sa kislap ng magagandang mata ng binata. Iyon na rin pala ang simula ng kanilang pagkakakilala. Naghihintay ka rin ba ng jeep na masasakyan? Ang sabi ng malalim at machong boses ng lalaki. Oh, oo, papasok na sana ako sa school, mahinang sagot naman ng dalaga. Ah sige, kumaway ang lalaki at saka pumara ng paparating na jeep, sumakay ka na, mag-iingat ka ha. Nakangiting sabi naman ng binata sa dalaga. Hindi pa sila masyadong magkakilala, pero ramdam na agad ng dalaga ang kabaitan ng lalaki. Halos hindi naman makagalaw sa kilig ang dalaga, sa ginawa ng gwapong binata. Carlos nga pala, sigaw ng binata, na tila ba hindi nahihiyang isigaw ang pangalan niya, habang papaalis ang sinasakyang jeep ni Cheska. Doon nagsimulang umusbong ang kanilang pagkakaibigan. Nagsimula na silang lumabas ng silang dalawa lamang. Tumambay sa harapan ng kani-kanilang mga bahay, magkwentuhan sa ilalim ng mga bituin at kung ano-ano pa. Ang pagkakaibigan nila ay mas lumalim pa simula noong sabay na silang nagsisimba, manood ng sine at kumain ng mga paborito nilang mga pagkain. Lumikha silang dalawa ng isang maliit na mundo kung saan sila ang tauhan, nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Isang mundo na tanging masasayang ngiti lamang ang makikita at maliligayang tinig lamang ang mga naririnig. Nang lubusan na nilang makilala ang isa't isa, niyaya na ni Carlos ang kaibigang dalaga na lumagpas mula sa simpleng pagkakaibigan lamang. Cheska, matagal na tayong magkakilala, at malalim na rin ang ating pinagsamahan, pero nais ko sana ng isang relasyon, na higit pa sa pagkakaibigan, nahihiyang sabi ng binata. Nililigawan mo ba ako? Tanong naman ng dalaga na tila ba nang aasar pa sa tono ng boses. Kung papayag ka sana, gusto ko sanang ligawan ka, nakangiting tugon naman ni Carlos. Sinasagot na kita, baka kasi magbago pa ang isip mo. Masaya at natatawang sagot ni Cheska. Dahan-dahang lumapit si Carlos. Patungo sa dalaga, at binigyan ito ng isang halik mula sa noo, pababa ng ilong hanggang makarating sa mapupulang labi nito. Tila ba nasa ulap ang dalawa, sa sobrang ligaya na nararamdaman nila sa mga oras na iyon. Hiling ni Cheska, bago magtapos ang araw, aalagaan niya ang kanyang puso pagkat si Carlos, ang kauna-unahang lalaki na kanyang pinag-alaya ng kanyang puso at pag-ibig. Nahihiyang umamin din si Carlos, na si Cheska din ang unang babaeng kanyang minahal. Minahal nila ang isa't isa, na parabang wala nang makapaghihiwalay pa sa kanila. Bawat oras na sila'y magkasama ay napupuno ng kulay at sigla. Kanilang-kanila lamang ang mundo na binubuo ng masasaya nilang mga puso. Lahat ay maayos na, at parabang wala nang katapusan, nang biglang isang araw, ay nagpaalam si Carlos sa kanyang kasintahan na pupunta daw sa magulong lungsod ng Maynila. Mayroon lamang akong aasikasuhin doon. Para sa aking kinabukasan at sa ating magiging buhay sa hinaharap, paalam ng binata sa kanyang nobya. Pangako mo lamang na babalik ka dito, na babalik ka pa rin sa akin, malungkot na sagot ng dalaga. Pero wala pang isang linggo, ang nakakalipas ay nakatanggap ng tawag si Cheska, mula sa kanyang nobyo, nagpapaalam na ito, dahil paalis na pala ito patungong Belgium. Pinetisyon pala si Carlos ng kanyang mga magulang, na doon ay permanente ng magtratrabaho at maninirahan. Akala ko ba babalik ka? Akala ko ba magiging maayos ang lahat? Pero bakit? Bakit kailangan mo akong iwan mag-isa dito? Paano ako? Paano na tayo? Lumuluhang tanong ni Cheska mula sa kanyang telepono. Lahat ng ito ay para sa atin din. Mabilis lamang ang panahon at ilang tulog lamang ay nasa tabi mo na akong muli.
Nais ko rin na pagtuunan mo muna ng pansin ang iyong pag-aaral. Gusto kong makatapos ka at matupad mo lahat ng matataas mong pangarap, paliwanag naman ni Carlos mula sa kabilang linya. Wala naman ang iba pang nagawa si Cheska kundi tanggapin ang desisyon ng kanyang kasintahan. Gabi-gabi ay napupuno ng luha ang kanyang mga unan dahil sa sobrang pag-iyak. Tanging sa tawag, emails at text lamang sila nagkakausap. Magkabilang mundo ang kanilang pagitan at milya-milyang layo naman ang distansya ng mga puso nilang nangungulila sa isa't isa. Pinagtuunan ng pansin ni Cheska ang kanyang pag-aaral, hanggang sa makatapos siya. Masayang-masaya sila, lalong-lalo na si Carlos sa narating ng kanyang kasintahan. Ilang taon na lamang at magkakasama na tayong dalawa, masayang sabi ng binata. Hindi na ako makakapaghintay, mahal ko. Ang lahat ng ito ay para sa'yo, para sa future natin, tuwang-tuwa na sagot naman ng dalaga. Ang akala nila'y distansya lamang ang problema sa kanilang pag-ibig, subalit dumating pa ang malaking pagsubok sa kanilang relasyon. Nagkaroon ng iba si Carlos habang nasa Belgium. Pilit namang inayos ni Cheska ang lahat, at sinubukang ibalik ang lahat kung saan at paano sila nagsimula, pero nabigo siya. Lahat ng pangarap, lahat ng plano at lahat ng ninanais nila para sa hinaharap ay unti-unting gumuho at naglaho. Tumindi pa ang kanilang pag-aawayan na naging dahilan upang masira ang relasyong kay tagal nilang iningatan. 5 taon din ang lumipas. Uso na ang Facebook at iba pang social media. May natanggap si Cheska na isang friend request mula sa dating kasintahan. Noong una'y nagdadalawang isip pa siya pero nakumbinsi niya ang sarili na tanggapin ang friend request ni Carlos. Nagsimulang mga musta ang binata na siya namang naging dahilan ng palagian nilang pag-uusap. Ang dating kasintahan, ang naging balikat at sandalan niya, sa tuwing dumaranas siya ng matinding problema. Humingi naman ng tawad si Carlos sa mga nagawa niyang pagkakamali noon. Mapapatawad mo pa ba ako, sa aking mga naging pagkakamali noon? Di ko intensyon na saktan ka. Walang araw na hindi kita inisip, at pinagsisihan ko ang lahat ng aking maling nagawa, malungkot na sabi ng binata habang kausap sa video call si Cheska. Matagal naman na iyon. Matagal na kitang napatawad. Kung hindi dahil sa mga pangyayaring iyon, hindi ko siguro matututunan ang mga bagay na magpapabago ng buhay ko. Okay na ako, sana maging maayos ka na din, nakangiting tugon naman ng dalaga. Mula sa madalas na pag-uusap sa phone, isang araw ay napagpasyahan ni Carlos na puntahan ang dating kasintahan. Makalipas ang matagal na panahon, nagkaharap ulit ang dalawa. Nakaramdam si Cheska ng sobrang saya na nahahaluan ng kaunting kaba. Nasa airport sila noon at tila ba bumagal ang mundo habang papalapit si Carlos sa kanya upang bigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Parang panaginip lang ang lahat pero tunay ang mga nangyayari. Muling nagbalik sa kanyang mga yakap ang lalaking unang minahal. December 24, opisyal na silang nagkabalikan. Matapos ang napakaraming pagsubok, ibinalik pa rin sila sa piling ng isa't isa. Para kay Cheska, siguro ay sila nga talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Halos 1 taon na din ang lumipas ng masaya nilang pagbabalikan, naiplano na rin ang mangyayaring kasal sana, subalit naging mapaglaro talaga ang tadhana. Lunes ng gabi noon nang makatanggap ng text si Cheska mula kay Carlos. Baby, I need you. Please help me. Ang sabi sa text, halos 2 oras na ang nakalipas nang mabasa ito ng dalaga. Nakaidlip siya noon sa sobrang pagod, kaya't di na niya napansin ang mga tawag at ang ipinadalang mensahe ni Carlos. Matapos mabasa ang text message ay agad na tumawag si Cheska sa numero ng nobyo pero iba ang sumagot. Ang sabi ng babae sa telepono ay isinugod daw ang binata sa ospital at kritikal ang kalagayan. Matapos noon ay naputol ang tawag dahil tila ba nagkakagulo na ang mga tao. Napalunok lamang ang dalaga at napahawak sa kanyang dibdib. Di man niya alam ang buong pangyayari pero malakas ang pakiramdam niya na masama ang lagay ng kanyang kasintahan. Lord, huwag naman po sana. Huwag mo muna siyang kunin sa amin, naluluhang dasal ng babae. Matapos ang 1 oras ay muling tumawag si Cheska. Muling sumagot ang babae sa telepono, tiyahin ni Carlos. Lahat ng tao ay rinag na nag-iiyakan mula sa telepono. Wala na si Carlos, lumuluhang sambit ng tiyahin ni Carlos. Napaupo na lamang sa sahig si Cheska sa mga narinig. Para bang panaginip lamang ang lahat. Totoo ba ito? Totoo bang lahat ng ito? Umiiyak na sabi ng dalaga. Sa burol ni Carlos, doon niya nakita ang mga medical records nito, kalakip ang isang sulat na noong araw, na unang beses silang nagkahiwalay ni Cheska. May di naramdam na malalang sakit na pala ang binata noon paman.
Pinalabas lamang niya na nagkaroon siya ng ibang babae para maging madali ang paghihiwalay nila noon. Nagpagaling siya ng ilang taon at saka muling bumalik sa nag-iisang babaeng kanyang minahal. Naging mapait lamang talaga ang tadhana, dahil kung kailan ayos na ang lahat, saka naman umatake ang matinding karamdaman na pinaglabanan ni Carlos ng matagal na panahon. Dumating ang araw kung saan ihahatid na ang binata sa huling hantungan. Tanging mga luha lamang sa mata ni Cheska ang nangungusap sa tunay niyang nararamdaman. Sa huling pagkakataon ay muli na naman siyang iniwan ng lalaking pinakamamahal, at ang pinakamasakit dito ay wala na itong balikan. Nakasanayan na niyang lagi itong kausap. Nasanay siyang laging nandyan si Carlos para sa kanya. Nasanay siyang naririnig ang boses nito, sa pagpikit ng kanyang mga mata at sa pagdilat sa umaga. Tanging presensya lamang ng binata ang gumigising sa kanyang diwa. Nakasanayan na niyang manirahan sa mundong pareho nilang binuo. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti naman nang nagbabalik ang mga ngiti ng dalaga. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin ang lahat. Ipinangako niya sa sarili na tanging si Carlos lamang ang lalaking una at huling mamahalin niya sa buhay na ito. Napagpasyahan na lamang niyang pumasok sa kumbento at ialay ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay umaasa siyang muling mahahanap ang saya na kaitagal na nawala sa kanya. Isang araw bago tuluyang maging isang ganap na madre ay dumalaw siya sa puntod ng dating kasintahan. Kaitagal na panahon na rin pala. Ang dami nang nangyari at ang dami nang nagbago, pero hindi ang pag-ibig ko para sa iyo, Carlos. Magbago man ang lahat sa mundo at mapaglipasan man ng panahon ang ating mga alaala, patuloy kong babalikan ang ating mga nakaraan at habang buhay na magpapasalamat sa mga alaalang iyong iniwan. Paalam na sa iyo, mahal ko. Pangako, sa susunod na buhay, hahanapin ka agad kita ng maaga para mas matagal pa ang ating maging pagsasama. Kapag dumating na ang araw na iyon, pangako ko, hinding-hindi na kita papakawalan o hahayaan pang mawala sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sabi mo sa kwentong ito. Mag-comment na at sabihin ang iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ha, bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.